MVP of the week natin, walang iba kundi si Carl Teezy ng Brand Esports. Yung Brand Esports, Shadow Mask, nakuha natin ni last. Target locked. At ito na nga yung peak time. Yeah. Pati makikita mo, ang ganda ng pagkaka-itemize pero mukhang nagkaroon ng Shadow OG kill. Carl Teezy muntik pa mamatay. Ang ganda ng timing ni Carl doon. Inantay niya muna kahit papano na mawala yung Shadow kill. At nung nawala, tsaka siya nag-BMI out, hindi siya matitake down. At si Carl Teezy at Hajeezy, yung dalawang may Z sa side ng OMG, nawala. Sila ang nawala. Oh my. Playing it together with the Uranus. Target locked on the bottom lane. Pero mukhang maiipit at mapapalo, mapopompi ang si Gege dot ni Lusty doon sa gitna. At dito, magaling ang Brain Esports eh. Magaling silang mag-punish. Though Carl Teezy already secures his DHS, ito yung kailangan niyang tool or item. Target locked. Eh, para makagalaw dito against the Uranus. Uy! Ito na, Butters, the Carl Teezy Show! Carl Teezy still alive! Killing spree! Aqua Boy, siya ang unang nakuha doon. Natuhog siya dito ni Carl. Tapos, pumunta siya kay Keke Dot. Nakuha niya yung second proc ng Killing Spree. Giving him enough, sabihin na lang natin, HP para ma-survive. Kung ano man yung ginagawa pa ng Signal Ultra and Signal Ultra, maganda naman yung ginagawa nila eh. Mm-hmm. Pero kasi sabihin na lang natin dito, Carl Teezy for the side of Omega. Target locked. Omega. Pinipilit lang nilang palabasin si Carl Teezy sa sariling yan jungle. Carl with the Blazing Duet. He's dito. Mababa ang kanyang buhay. Pero that is going to be Kurt. Taken down by Carl. Double kill para sa isang Claude. Tingin ko ayaw mo mangyari yun. Pero may sagot din naman. Na kunyari, nakapwesto na yung friend. Hindi na magpipilit dito yung signal out. Target locked. Tara na. I-contest pa. And that is going to be the Heart Guard. Janos, hindi kakayaan sustain. At yun ang pinakamagiging sagot ng friend, double kill, at doon na tayo makakita ng clear na lamang dito sa may mapa, not in terms of objectives, but in terms of kills. Kagura din, unti-unti na nakakasakit. Target locked. Here ng item, Carl Teezy. Nag-aanap siya ng proper timing dito. Kenji, nakatayo lang doon sa may area. Binabantayan lang nila kung paano makakatakbo si Heath. And Heath, with a sprint, ito yung sinasabi mo kanina, pero hindi yun enough para maisalba siya. 4v5 situation. That means Carl Teezy automatic may switch sa utak. Brand Esports. And look at Carl Teezy here. Zinozone niya lang talaga si Kenji. Target locked. Ayaw niya magpalapit. Ayaw niya magpabuo ng stacks para magamitan siya ng kanyang ultimate. Pero Omega, handang-handa pa rin makipag-assault. Mukhang nakakuha ng target dito si Kenji. Or rather si Carl Teezy. Eh, nakikita mo naman yung target prioritization ni Carl Teezy. Hindi niya pinlano kunin yung Lord. Inisip niya na doon ako sa may pinakalikod, lilinisin ko sila, and yun na nga yung naging play for the side of Bren. Mimirror ng signal yung ginagawa pressure ng Bren, pero mamaya natin pag-usapan yan. Target locked. Aqua Boy nahuli ni Ribo, and Aqua Boy will go down. Keke Dot, Janos, nandito sila sa narrow area, gustong-gusto na alis yan, at doon tumutok si Carl sa may likod. Rhea, isama mo na Janos at Angela, silang dalawa magkasama, pipilit pa nila, tatakbo na siya. Hindi na talaga. That was a swift, a triple kill na manggagaling from Carl Teezy. Ito na yung problema eh. That was, honestly, Butters, almost a clean up crew yung ginawa doon ni Carl Teezy. But it was a Ribo dahil target locked. Yung kinakounter segue din ng side ng Brent, or rather ni Flap Teezy. Pero look at this, initiation coming from Brent. Delikado dito si Bensanity. Bensanity, kinamitan pa siya ng Tempest of Blades, pero doon sa likod si Flap. Aqua Boy ang kanyang target, and sabi ni Carl, sige, ako ang magdadash at ako na ang bahala. Keke Dot, next target, siya ang tutumba. And one man remaining. Well, actually, nag-respawn natin si Rhea. So, hindi na natin natin ma-explain kung bakit ganito, pero ito na lang isipin nyo.
Lock of Destiny. Enchanted Talisman. Target locked. Tapos, may purple buff. Rhea, siya na ang sinapian. At real world manipulation, lumagpas ka. At kapag lumagpas ka, anong nangyayari? Napipigilan ka. May checkpoint doon sa pinakadulo. Sir, asan po ID nyo? Malefic Orc, ginawa na ni Carl Tizzy. And look at this. Aqua Boy Order of Brilliance. Para i-clear yung waves, Bren Esports. Ayaw magsayang ng oras. Gusto na tapusin to. Janus tumak... Mas marami. Target. Ramdaman natin dito yung mga heroes ng Signal Ultra and even Giga. Dahil pwede rin siyang mag-transition into damage. But si Janus, delikado kay Carl Tizzy. Big move ang ginawa. Alam niyo masyado makunat yan. Carl Tizzy, binabakil-bakil si Heath. Yung turtle na naman, yung focal point dito sa ating laban. Tignan niyo kung kanino mapu... Target. Punta yan, ha? Jeezy, nandun sa area. Lusty dito, tumalun na. And Retribution, Tempest of Blades, lahat binato na. And Carl, with the killing spree, Baksha will go down. And every single time, nakukunin nila itong Lord. Rebound, ginawa niya yung kanyang trabaho. Target locked. Segway play siya doon. And nakikita mo na naman, si Carl Tizzy talagang pumasok. Tempest of Blades, sinusubukan niya humuli. Janus ang main target. Carl Tizzy, lalapit kay Keke Dot. Pero ang ganda ng play ni Carl Tizzy doon. Tumakbo na lang siya palayo at tumalon siya. Kasi alam niya yung mga brush na yon at any time, pwedeng may tao na nandun sa loob. And nice positioning din. Semi-tanky pero still with the damage dahil kailangan pa rin naman nila ng target locked. Additional push doon sa kanyang Way of Dragon. Pero delikado rito si Ben Sanity. Easy connection, doing work. Ganito lang talaga sila maglaro. And kung papapansin mo na naman, Flat Easy. At the right place, at the right time. Yan yung isa sa mga strikes niya. Ito ang mga tropa natin. Target locked. And from Signal Ultra, Janus ang next target ni Carl Tizzy. Going in, wala na siyang dash. Carl Tizzy taking him down. Aqua, pumasok. Sinubukan niya mag-deal ng damage.